kanina pa ho siya umiiyak. Nanay Belly Jen, tutulungan po namin kayo. Saan pa ho kayo galing, ma'am? Nalam ako sa Atambo. Pero po ang anak po tumira sa ate ko, dyan po yan lamaki. Nasaan po yung anak nyo? Nandyan po sa kay Gina Malinaw. Nanay po ng boyfriend ng anak ko. So anong pangalan po ng boyfriend niya? Ano po, alam ko lang po Bunbun, ang palayaw niya po. Bunbun? Opo. Ah, ito, Sir Gene Malinaw. Opo. Okay. So, nagtanan to si... Hindi po, yung anak ko po niyan. Dati po, grade 10 siya na nakarang taon. Hindi rin po natuloy siyang nakatapos kasi lagi mo pumunta sa magulang na lalaki. Pinapadala nila ng pera. Tignan mo na, magulang ni lalaki, napunta pinapadalan... po yung anak ko po. O bakit yung magulang ni lalaki ang nagpapadala? Hindi po namin alam na pinapadalan po nila yan. So magkasama na ngayon itong si lalaki at saka si Geraldine? Opo, anak ko po ang pumunta dyan kasi pinadalan po nila ng pamasahe. Saan po yung lugar nitong si Sir Gene, yung lalaki? San Bali, Pasay daw po yan. Sa Pasay? Opo. So ngayon, ang gusto niyo pong mangyari, ito pong si Geraldine ay bumalik sa inyo at mag-aral. Makabalik po sa Ilocos kasi po doon po siya nag-aaral sa Ilocos, sa kapatid ko po siya nakatira. Actually, pwede ho natin gawin ito, ma'am, kasi minor de edad tong anak ninyo. Opo. At bawal yun, magsama yung isang minor de edad at nasa tamang gulang itong si lalaki. At pati itong nanay madadamay, itong nanay ni lalaki. Sinabihan po kami ng magulang ng lalaki na yung pagkukulang daw po namin sa anak ko, pinupunaan nila. Kung tutusin po, hindi nagkulang ang kapatid ko dyan, hindi man po ako makapag-ano sa anak ko. Ang kapatid ko po ginagawa niya lahat-lahat. Bakit kayo nagkulang sa anak nyo? Hindi po siya lumaki sa akin. Bakit po? Hiwalay po kami ng tatay niyan. So ang sumalo ay yung tita? Ang kapatid ko po na walang anak. Yun po yung tumutulong? Opo. Siya po ang gusto talaga makapagtapos namin ng pag-aaral yan. May kuya po siya, graduate. Pero bakit hindi nakatira sa inyo? Yung bata. Kinuha po ng ate ko. Kasi po noon po wala pa akong hanap buhay. Siya, maganda po yung hanap buhay niya. Kaya pumayag kayo? Opo. Pero dinadalaw-dalaw niyo naman? Opo, saka napunta rin po yan sa akin. Simula po na maging boyfriend niya lang yung lalaki niya, nagkaganyan na po siya. Napariwara? Opo, natuto na po siya mag-inom, manigarilyo. Nako! Nung Lunes nga po, galing ako ng Ilocos kasi sabi ng kapatid ko, pumunta ka dito kasi yung anak mo nawawala. Opo. Pumunta po ako ng Ilocos noon. Nung malaman po ng anak ko, nagbibiyahe ko papunta ng Ilocos noong gabi, Lunes po ng umaga, pinadala nila lang pera kaya nagkasalisi po kami, hindi kami nagkita. Sige. Buong baryo po ng Ilocos, hinanap ko po siya. Kilalang kilala po siyang nagiinom doon, nagninigarilyo. Pati po yung advisor niya, nakausap ko po, medyo pumapasok po late, okay. Amoy alak po. Sige po. Gina Malinaw, magandang tanghali po sa inyo. Mrs. Malinaw. Sir Rafi, gandang hapon po. Opo, madam. Madam, andito opo, po ma'am. Si Belly Jen. Opo. Kilala niyo po siya? Opo, nung nandito po yung Sir Tulpo sa Baklaran, alam niya po yan kasi dati tinasakwil niya na po yan dito. Talagang pinagkatiwala na po niya yan dito sa amin. Alam niya po yan. Tapos, hindi niya po sinasistontuhan yung anak. Kaya yung anak parang halos nakikita niya po kasi kung paano namin nasikasuhin eh. Na bilang magulang, hindi ko na po tinakwil tong anak niya. Dahil nag-usap, nakipag-usap din sa kami na kung pwede dito na lang. Sandal ma'am, ah, nakiusap itong si Belly Jen na kung pwede dyan na lang sa inyo? Opo, nag-usap po kami dati pa po, last year pa po to sir. Opo. Okay, excuse me ma'am ha. Opo. Nay, nag-usap na pala kayo nitong si Mrs. Malinaw na pumapayag ka at pinakiusap mo pa na nandun na lang muna yung bata. Ay, hindi po ako nag-ano po niyan. Anak ko po ang nag-aano, gumagawa. Hindi, pero nakausap mo ba itong si Ma'am Gina? Nag-uusap po kami, pero hindi ako pumapayag na yung anak ko nandoon kasi magagalit ang kapatid ko. Ano na pag-usapan nyo? Yung anak bakit magagalit yung kapatid nyo? Ikaw ang nanay, ba't mo problema yung kapatid mo? Ma'am Gina, kailan kayo nag-uusap ni Ma'am Belly Jen? Ang tagal na po, last year pa po, nung bago pa lang magkakilala yung anak ko. Paano po yung naging pag-uusap nyo ni Belly Jen? Eh? May karamdaman yung anak niya, sir. Okay. Nagamot ko, ginastusan ko po yan, alam niya yan. Pero okay. Nung unang paggamot ko po, hindi yan sila gumastos. Kumbaga kung hindi pa nag-50-50, hindi pa yan sila tumulong sa amin, sir. Hindi po ako nagsisinungaling, totoo po lahat ang sinasabi ko. Okay, and alam po yun ni Belly Jen at sabi niya, sige, dyan na lang muna sa'yo at alagaan mo yung anak ko, ganun. Opo, ganun po. Kailan po ito? Mga anong buwan? Mga June po yata, sir. Pwede mo makausap yung bata? Opo, si Gerald... ito po Geraldine. Yung makakapagpaliwanag. Hello po. Hi, Geraldine. Hello po. Okay, Geraldine, nandito yung mama mo. Nag-aalala siya. Totoo ba na pinaubaya ka ng mama mo dyan sa parents ng boyfriend mo? Opo. Nung umuwi po ako dito, pinagamot po ako ng mama ng boyfriend ko. Tapos,
sila na po yung nag-alaga sa akin. Eh, di ba tumakas ka sa tita mo? Kasi ang nag-alaga sa iyo, itong si Mercy Lucas. Opo. Ba't kumalis kay Mercy? Wala po yung tita ko that time, sir. Nasaan? Nasa Manila po siya. Namimili po siya ng paninda. Tapos galing po ako ng basketball noon, 10. Tapos bigla pong nagsigaw-sigaw yung tita ko na magpaano na daw po ako sa boyfriend ko, ganyan-ganyan po. Tapos hindi ko na lang po siya pinansin. Tapos nung ano po nilakan niya po ako ng pinto, sabi niya lumayas na daw po ako, tapos pinagmumuran niya po ako. Ah, pinalayas ka ng tita mo? Tito ko po, yung asawa niyo po. Tapos sabi ko, ah okay, sige, umalis po ako. Ba't ka pinalayas ng tito mo? Kasi po nanood po ako ng basketball, 10 na po natapos ng yung basketball po. Tapos ang ginawa naman po niya, nagalit po siya. Tapos ang ginawa ko po sa kanya, lumabas na po ako, di kukuha po ako ng pajama kasi mag-ahapbat na po ako. Tapos ang ginawa naman niya, nilak niya po yung pinto, kumatok pa po ako. Tapos nung umalis na ako, sabi niya lumayas daw po ako, di umalis na po ako. Tapos ang ginawa naman po niya, sabi niya, hinabol niya nga po ako, sir eh. Hinabol? Opo, sinigawan niya ako dun, di ba? Tumakbo na po ako, sir. Opo. Sumigaw po siya na, opo, opo, wow. Sorry, wag, iha. Okay, Mercy Lucas, tita ni Geraldine. Miss Mercy. Idol. Apo, yung mister mo, nagpalaya sa pamangkin mo. Yan, sir, maliit pa yan, alaga ko na yan. Okay. Ngayon, sir, hanggang sa grade 10 sa ngayon, sir. Yung simula po nang mag-boyfriend dyan sa lalaki na yan, naging matigas po ang ulo. Ngayon, sir, parang magulang na rin kami. Ayun ang nangyari dyan, ganito. Tuwing bakasyon, sir, umaalis po nang hindi nagpapaalam. Kasi po, yung magulang po nung lalaki, pinapadala po yan ng pera. Kaya po nagagawa po ng lahat niya na magkalokwan kasi po binubusog po niya sa pera. Bakit hindi niyo binibigyan ng pera yung bata? Kaya yung mga bigay sa ibang tao, tinatanggap niya? Sir, hindi po ako nagkulang dyan, sir. Okay. Araw-araw po yan, sir, may baon. Kaya po nagagalit yung mister ko kasi kadalagan yung tao, hindi po siya natutulog sa bahay, hindi ko, nakikipag-inuman po yan na kung saan-saan po. Ngayon po, kaya nagagawa niya yan, gawa nga po nung magulang po nung lalaki, pinapadalan po yan ng pera sa Palawan. Nay, Belly Jen, bakit mo kasi pinaubaya doon sa nanay ng boyfriend? Salip na sana, sinabi mo, anak, andito ka na lang sa akin, dito ka na tumira. Ba't di mo kinuha dahil ikaw ang nanay? Ayaw naman po ng anak ko. Ayaw kasi na sumama. Para pong ano siya sa bahay namin. Pag pumunta nga po siya, parang hindi niya ako nakikita. Sige, kausapin ko nga si yung bata ulit. Geraldine? No po. Geraldine, una, hindi pa bagay sa iyo na ikaw ay makikipag-live-in na sa boyfriend mo. Minor ka pa. Pangalawa, hindi maganda na ikaw ay naninigarilyo at umiinom na at marami ng bisyo. Mali yan. So, itong mangyayari ngayon, Geraldine, gusto mong pumunta rito sa isama mo si Nanay Gina? Bibilisan po ako. Ah, sige. Nanay Gina? Hello po, Sir Tulpo. Pwede po ba magharap-harap na lang ni Jan, sir, para mas makampangin na rin ako kasi naawa na rin po kasi ako sa bata. Sige po, sige po. Ma'am, punta ka rito. Isama niyo po si Geraldine at saka yung anak niyo. Pag-usapin ko na lang kayo, ha? Opo. Mag-grab na lang kami, sir. Ah, sige po, ma'am. Abangan namin kayo sa labas tapos kami na magbibigyan ng pamasahe niyo, okay? Sige, sir. Maraming salamat po. Magandang tanghali po, ma'am. Ito po bang boyfriend niya, ma'am, ay na-meet nyo na? Nakita nyo na? Kita ko na po yun kasi minsan po nag-uusap naman kami niyan eh. Kumusta naman po yung boyfriend? Okay naman siya. Kaso nga lang, ang gusto namin, makapagtapos muna sila ng pag-aaral. Ito po bang anak ninyo, ma'am, bago siya pumunta or bago magkaroon ng boyfriend, may bisyo na ba siya o wala? Wala po. Ngayon lang po talaga yung pinapadala nila ng pera. Nagkaganyan siya na to siyang uminom, manigarilyo, mag-ano ng barkada. Pero po nung nasa akin kasi yan, hindi naman yung ganyan eh. Kaso nga lang, yung kapatid ko noon, siyang may pera, siyang lahat ng luho, masusunod ng anak ko. Kaya pinaubaya ko na siya kasi sa akin, wala man ako kasi yung tatay nga niya, hindi ako sinuportahan. Asa na po ba yung tatay niya, ma'am? Nasa Tacloban. Kahit piso, hindi kami sinuportahan. Kaya pinabaya ko sa ate ko dahil ang ate ko naman medyo nakakaangat sa amin. Bali yung ate niyo po ang nagsabi sa inyo na ito pong anak niyo hindi na umuwi sa kanila? Opo, minsan nga lumayas at sininanap ko siya. Ang sabi ko sa kanya, Be, sige payag akong purpunta ka sa boyfriend mo para alam ko kung nasaan ka kasi ayaw na niyang umuwi sa bahay. Kaysa naman hindi ko alam kung nasaan siya. Thank you.
Noon mabait yung anak ko na yan, lagi nakakasama sa top lot ng anak ko. Sabi ko nga sa kanila, kahit hindi kami napag-aral ng magulang namin, sa inyo ko na lang ibinubuhos ang ano namin, attention namin na makapagtapos kayo. Kung may mensahe man po kayo, ma'am, sa anak po ninyo, ano po iyon? Hindi niya lang alam kung gano'n ako nasasaktan sa nangyayari. Hindi nga ako nakakatulog sa gabi, iniisip ko ang nangyayari sa amin. So sige po ma'am, mamaya po ay kayo po ay magkikita-kita kasama po nung nanay ng boyfriend po ng anak ninyo. So mamaya po tayo magkakaalaman ma'am, no? Opo, maraming salamat po.